letters and music. The story of your life. Relaxing. Easy. Welcome po ulit sa Letters and Music at dahil nga rin yung may pangako natin kami, meron tayong mga kasama very, very special guests at hindi lang isa, dalawa o ilan ba sila? Ilan na nga, ito pabila? Ganito mention, pwede ba? Ganito sila. Not one, not two, definitely not three, but supposedly four, but five. And they have? But five. Kasama ka na doon. Ladies and gentlemen, please welcome sa studio ang tinaguriang Fabulous Fives! Ay, mali. Tumawa. Hindi, nagtag ko sarili ko eh. Dapat pala. Ladies and gentlemen, let's welcome sa studio ang bagong-bagong tinatawag na Pinas Boy Band. Yun, mas maganda. Diba? Kaibigan, sa Letters and Music, of course, ang pangalan nila ay Fab Force. Fab Force, ayan po. Bakit Fab Force? Yun ang gusto kong tanongin sa'yo. Apat kasi. Apat. Force ba talaga? Oo. Na may puwersa. At kailangan natin malaman yung mismo sa kanila. Ayan. Actually, nandito sila sa studio. Ayan. Yes, kasama natin sila. Pakilala kayo mga boys. Sige, sige. Hi, welcome to sa lahat. Sa'yo pa mga Yuan? Yuan. Kinagandang Yuan. Diba? Tama ba nga sa isip ko? Si Yuan naging isa. Yuan. Yuan, okay. Sige, siya naman yung habla. Hello po sa mga listeners and televiewers natin. Ako po pala si Mickey. Mickey? Hindi, pansit. Hindi ko pansit. Sige. Sumat. Sige, good. Next naman. Next naman. Okay. Ganda nga po ko sa inyong lahat. Ako naman po si Aiki. Si Aiki. Aiki? Malaki, kaya hindi Aiko. Yan ba yun? Next! Ayan, maganda nga po sa inyong lahat. Ako naman po si Juwen. Si Juwen. Juwen. Ba'y po lang dito? Hindi pa yung nasa ako dito. Juwen. Pipe po lang daw yan. Pipe lang. Easy ka lang daw. Juwen. Juwen. Si Mickey. Yuan, Juwen, and Aiki. They are collectively known as Fab Four. Yeah. Sige, ulit nga ulit. They are collectively known as Fab Four. You know, mas maganda parang ano lang. Parang magjujuet na sila. Kaya nga, parang ready na sila. Oh, hindi na juet, sorry. Parang chorus na. Oo nga. Ulit nga. Ladies and gentlemen, they are collectively known as Fab Force! Aba, napupwersa na, napupwersa. Kanina walang pwersa eh. Awal na sila sa'yo. Ayan, bago tayo tumungo sa musical career nila, tanong muna natin sila, balik ka nga kasi, galing kayo sa iba't ibang probinsya. Tama ba? Sandali. Iba't ibang probinsya. Sige nga, pakilala na ano. Hindi lahat na kubong o Laki Maynila. So, ako naman po from Mindanao. Mindanao. Ayan. In Davao, Papa, may family. May something like that. Iyan, nanginginig sila doon. Ano ba? Sino pa yung sumunod? Saan probinsya pa? Ako naman po sa Nueva Ecija. From the land of rice and vegetables. Ano yung mga kanin? Mga kanin? Pang-dinindeng. Yes. Okay, next. Ako po from Paranaque. Ito na taga ng Leno. Sige, kapag po nag-represent kami sa Yes, oo nga. Napansin ko nga. Tsaka nga po pala, marami po nanonood sa mga taga-Paranaque ngayon. Ay, talaga. Hello po. Pag-iing sila. Po, tsaka lahat po ng mga kaibigan ko. Sino-sino ba ang mga kaibigan? marami sila. Marami daw. Sige. Okay. At tanong, paano kayo na po? We have common friends po. Okay. Kaibigan kami na sila yung naging gano'ng pagtagpo-tagpo na nakilala namin. So, workshop. Ayun, tapos. Kasama kami. And then, yun na. Napag-isipan na namin na buwin yung group. Since talagang big thing yung trend ng boy band.
So, nag-open yes. Yan, tama-tama kasi nauuso. Actually, from way back pa, nauuso na yung mga K-pop. Nag-influensyahan ngayon ang Philippine music industry ng mga K-pop, di ba? Pero sa mga person, hindi naman namin siya pa, kaya kami nabukalit, ginaya K-pop or Korean. Actually. But, yes, we are all Christian naman eh. So, dapat may counterpart sa Philippines na huwag naman tayong magpapawin sa sariling ate. Yun! Tama naman yan. Huwag tayong mapayagan na ma-invade nga tayo niyan at yung sarili natin. Tama. This is in the tradition, kasi pinag-iisipan ko na kanina, I met them, nakilala ko sila kanina doon sa isa dressing room. Okay, kung saan sila na-contain kanina. Kwentuhan na kami ng konti kanina. Sabi nga nila, napag-usapan na namin, this is in the tradition of boy band na scenario ngayon sa Philippine music industry. Dahil, I said, nauuso na ang boy band sa Amerika nga. Usap-usap boy band. Sino pinakasikat na boy band sa Amerika? Sige. One Direction. A1. Tama-tama. Si Juan nga lang to, yung One Direction. Yun ang pinakasikat na boy band sa abroad. Sa buong mundo. Ngayon. Oh my God. Nauuso na uli ang boy band. If we have to go back from the past, yung boy band na binuso yan noong 90s. If I'm saying, Plastic Boys, NC, Boyzone, di ba? Di ba? Yun. Ngayon, parang mabalik ba? Ano bang feeling yung mga boys? Mabalik ba ang boy band talaga ngayon? Ayun na nga, di ba, nag-uuna sila? Ayun na, marami din naman mga boy band sa Pilipinas na nasaw na dito sa amin. Lahat naman na mapasama kami sa trend na to. Which is, ang tawag natin dito ay OPM Pop. Kung ang Korea ay naglabas ng K-pop, we have naman OPM Pop. OPM Pop, yan. Specifically, if we have to be specific sa mga binanggit mo kanina, I'm just going with the line of words you said earlier, katulad ng mga boy band ngayon na 143. Yes. Di ba? Chixer, na nakilala sa YouTube yan. Di ba, Chixer? Tapos naging boy band na rin sila ngayon. Yun yung tradition na nangyayari ngayon sa music industry. Nasinundan nga ninyo so what you've said earlier. Okay? I'm just following up the line that you've said kanina. Anyways, ang system... How would you differentiate yourself doon sa ibang mga boy bands? So, we're all Filipinos naman eh. So, parang hindi naman kami nagbibigay ng kaibahan sa kanila. Siguro, gawin eh, kakaiba yung pangalan namin. Yung nga po yung name ng Pop Force, so yun din Amazing Voice Force ng Persa. So, parang kami magkakaiba ng personality, pinagsama-sama sa isang grupo. For example, yung nga po kanina, magkaiba-iba kami ng probinsya, iba-iba ng kinalakihan, iba-iba kultura, pero pinagsama kami sa isang pwersa na pagmamalaki namin yung OPM. Yun pala naman. Raymond, huwag na natin patagalin. Pakinggan muna natin? Yes, oo. Tignan natin ang galing ng Fab Force. So, there it is. Yes, ngayon na. As in, low na mismo. Now na. Nakaready sila para mapakinggan natin sila. Yes, oo. Okay, sige, pakinggan natin ang kanilang awitin na... Ang awiting ninyo ay, ang title ay, ano? Laging May Ako. This is Linus Singapore. Okay, yes. This is by Donna Olilungo. Donna Olilungo ng Philcom Tech. Okay. I understand she's listening right now. Yes. Okay. Okay. Masigatin niyo siya. Sige. At pasigat niyo sa kanya na yun. Pero sa kanya kasi, kung hindi din dahil sa kanya, wala kaming song. Laging May Ako. Yeah. Ayan na. Maraming salamat po tinanaan sa mga nasa music Philippines na rin na naging first release ng song namin. Kasi this is our digital album under Click Music. At sa tulong na rin ng Philcom, like our Filipino Composers Development Cooperative. But soon, we will release our CD album na. Yun. Ladies and gentlemen, pakinggan natin ang Fab Force. Laging may ako na dating sa'yo, sa kahit
gitna at noong gulo, unos man o bagyo, kasama sa pagharap ng buhay, sa kahit na anong bagay, pangako, lagi may ako. Pag-ibig ko na dahilan, kung ikaw ay tumayo, di na kailangan lumayo. Nandito lang ako sa'yo, nangangako. Hindi kita iiwan o pababayaan. Mananatiling tapat, magpakailanman. Lagi may ako na naghanay sa'yo. Hawakan o aking kamay, sabay tayong maglakbay, halika. Lagi may ako kasi yung upbeat yung dating eh. Okay? Yes, tapos, ay, naalala ko, yung mga kanta ngayon, specific, nagulat ako, meron ng sa boy band, meron ng rap, binagdagan na nila ng flavor na gano'n. Yes. O, di ba? O, isa ko so, yung rap mo kanina. Yun nga, kaya medyo napainda ko. Hindi, hindi. Yung ang konti lang. Yung konti lang. Kailangan pala dahil magdaman, sapat na ang pag-ibig ko na dahilan. Wow. Yun, wala naman. Yes. Ramdam mo? Oo naman, syempre naman. Narinig ko eh. Ikaw naman, Raymond. Okay. Ito yung single ninyo. Okay? Na laging ako, may pinag-uugutan ba ito? Puso namin. Siyempre naman. Bakit? Bakit? Sige nga. Sige nga, nakaka-relate. Baka, okay. Sige nga. Patay naman po kami sa group namin, di ba? As an artist na sa song. Nakapag-relate po kami na laging may ako. Baka kami, kahit magkakaiba kami ng bahay, magkakaiba kami ng buhay, magkakaiba ang times na kailangan namin sa isang isa, parang lagi namin sinasabi na laging may may ako. Yes. So, bawat isang mga kaibigan about friendship, family, lahat po ng relationship, pwede mo makaka-relate ko sa song namin. Laging may ako. Kapwa natin Pilipino na sa mga panahon ngayon na kailangan natin ng... Dapat, hindi ba pwedeng laging may kami? Kasi apat ko eh. Ang dami nyo eh, di ba? Siyempre, di ba? Parang iba naman. Okay, hayaan mo rin, magkakanta tayo yan. Laging tayo? Oo, laging may kami. Laging tayong dalawa? Oo. Laging tayo. May iba lang. May iba lang.
Ayan. Baka may nagdadaan na tanong sa kanila, Aisel. Gusto ko sana itanong sa kanila kung nag-aaral pa ba kayo. Kasi yeah, yung mga bagets pa sila, yung mga kaedaran ko pa lang itong mga itong bata. Ang mismo, mukha nga eh. Magka-classmate tayo. Oo nga. Sali kang isama daw ba? Sige. Right now po, wala, hindi ka nag-aaral. Focus sa career, yes. Sa pinigay ko na yung opportunity. Grab the chance, syempre. Manager, Sister Buboy. Ayan, Sister Buboy. Nag-manage siya sa group namin. Siyempre, yung pagkakataon na ito, kumbaga, sinabayan na namin. Grab the chance niya, diba? Grab the chance, syempre. Hindi kami pagkakataon. I understand. Kanina sa pag-usap natin, meron kayong award na matatanggap. Would you mind to tell us about it? Yes, po. Yes, actually, we're invited para sa Dawat Musika Award this coming October 9. Sa Music Museum po. Yes, po. Okay. Award in nominee for for best OPM pa boy band. And nominee sa isang award giving body. Ayun, okay. I see. Sige, good luck sa inyo. Pero masalamatan na namin kasi last year, nung nag-start kami, nakatanggap na kami ng award as the 2012 Dangalang Bayan. This year din, 2013. Awardee as Most Promising Boy Band. Ay, talaga. Oh, okay. And then, pwede naman. Yung kasusundan nga ng Dawat Musika. And, pupunta rin kami ng Hong Kong. Bakit? Sama naman kami. Ano gagawin natin doon? Mag-breakfast tayo. Asia Pacific, yan, sa mga manager na rin. Sa Asia Pacific Awards Council, we're invited din as an awardee kami para dun sa to represent the Philippines. Oh, wow. Good luck po sa inyo. Very excited. Napakaswerte naman ninyo. Award din pa kayo. Kayong representative ng Philippines. As a boy band. As a boy band. Representing the country as an awardee. So, makakasama natin yung mga artists sa Philippines. Katulad nino, sino-sino ba ang mga makakasama nyo? Jake Vargas po. Pang-ibang players. Ay, mga teenage idols, okay. Tapos boy band category kayo yun. Kayo yung boy band. Swerte sila. Oo nga. Pwede na kami sumama dyan. Sa buntot ng aeroplano. Sa November 23. Sabi tayo. 23 to 25. Ganyan yun. 23. November 23 and 25 sa Hong Kong. Ay, pupunta kayo ng Hong Kong. Kasi punta lang din po kakataon. Di ba napapanood mo tayo ng ibang dyan sa... Oo, siyempre. Siyempre naman. Kababayan natin dyan sa Hong Kong and Macau. Okay. Ay, ibig sabihin, pagkasama, pupunta pa kayo ng Macau? Yes po. Bakit? Sa Hong Kong, so yung sa awards night, and then sa Macau, we'll have our concert. Our concert. May concert agad kayo! Ang bilis naman! Fit lang natin yun! Mas mo talaga. Kala ko award na word lang. Pupunta kayo sa Hong Kong at the same time, in-organize na may request for Macau. Ganito yan, I said. In-awardan sila. Awardan sila pala sa sinabi niya kanina. Pagkatapos, way of saying thank you as an awardee. Concert agad po! Pakaupa! Para sa ila, foreigner ba yung mga kunapin dyan, mga bisita, baka hindi tayo makapunta dyan. Actually, mga ano po, mga OFWs natin, mga kapatid natin. Yes! Yan ang yung inyo. Para yung pagkakaroon po, hindi sila naka... Huwag kami mamiss nila yung Pilipinas. Kapag tayo, dadalik natin yung Pilipinas sa kanila. Tama. Yan ang masaya. OPM songs, mga talagang maalis man lang yung lungkot nila pagka-miss sa Philippines. Batiin na natin sila, bro. Yan, sige, sa mga OFWs po sa Macau, excited na po kami. Yan. For sure, sila rin naman excited na sila. Pinababati sa Tinig Pinoy Radio po. Yan. Sila po yung mga mostly yung mga audience po at saka sila rin yung magkakandak ng concert namin. I see. Thank kanina you nga pala, Fab Force, mayroong nagtatanong kung ano ba ang spelling ng band ninyo kasi hindi nila maintindihan yung paano yung pagkakaspell. Kasi para siyang text din eh, no, Fab Force? Yes, it's an A-F-F-A-B. For Zay. For Zay. For Zay. For Zay. Yung For Zay is a preparation lang po yun ng Force. Force, yes. Ayan. Kasi yung sa noon, ang tawag kasi sa tinatawag na Fab Four, ginawa ng Force to eh. Yung Fab Four, Beatles yun. Beatles, yes. The Fab Four ang tawag sa The Beatles. Ligatin din naman yung mga tatawag. Kaya, nilagay nila sa tradisyon na gano'n yung pangalan lang, ibig sabihin, mabigat. Yes, syempre naman, bigat eh. Ayan, invite na sila para i-like kayo sa Facebook, Twitter, Instagram, at kahit saan pa kayong pwedeng makita. Yes, follow us on Twitter, just type The Fab Force, and ganun din po sa Facebook ko, www.facebook.com/FabForce. Ayan, makikita rin ang updates ng mga shows na po natin, and then songs, pwede nila kung kita nyo yung mga teaser ng mga
music video namin kasi ginagawa pa yung music video. Sana. Actually, tinignan ko na to kanina eh, kasi hindi ko nga nakita. Tinignan ko siya pero hindi ko nakita. hindi kasi siya tapos. Hindi tapos talaga. Teaser lang talaga. Hinahanap ko siya. Ba't ganito? But actually, yung song po na, namin is downloadable na po siya. You can download our song at www.clickmusic.com.ph. Ayan, hanapin niyo lang po yung album ng Fab Force and then makikita niyo po yung Laging May Ako. And again, and it's composed by Miss Donna Onelungo ng Philcomdec and released on the Click Music Philippines. Ayan. Ayan. Bakit gusto pa kayong pasalamatan? Maraming salamat tayo po nakatapos. Gusto niyo pasalamatan yung mga artist sa salon for our hairstyle and then Grachi Getaways from Grachi. Ang Ocasio Unlimited. And then the Travel Time Agency, salamat po. Yan ito yung mga kasama natin sa Hong Kong. And then sa marami pang mga sponsors namin ni Ana sa Nasun. Maraming Pizza Pedricos. Thank you Pizza Pedricos sa patuloy na pagpo-provide ng mga merienda natin. Merienda, wow. Sana malit din namin sila, di ba? Yes. Malit po namin. Ay, talaga. Ay, yung dalawa sa likodan. Bakit hindi nagsasalita kayo? May gusto ba kayo? Oh, sige. Magpasalamat na kayo. Mapiin. Sige, good. Ito spokesperson nyo, si Yuan. Si Yuan. Siya spokesperson. Si Yuan. Tama-tama. Ay, nagpapasalamat lang po sa mga sumusuporta sa grupo namin. Yeah. Sa nagtitiwala po sa grupo. Sa Popsters. Yeah, thank you. May fans club kayo. Popsters. Thank you. Fans club yun. Pinabati ko na rin po yan, po, yung mga kamag-anak ko po. Yung family ka pa, yung Sin Roque. Yan. Salamat. Isama ko na rin po yung mga kaibigan ko rin sa... Hindi, Fab Wars lang daw, hindi Fab Fives. Hindi kanina, Fab Fives eh. Minus the stone. Fab Force lang daw. Ayan, maraming salamat Fab Force sa pagsama niyo sa amin. Thank dito, you sa boys. Batiin ko lang yung ano, yung ayan, sige, sa Novaliches. Yan, thank you sa mga nanonood. Yan, nanonood sila ngayon. Hello po sa mga taga Novaliches. And yan, Novaliches. Gusto po kayo. Sa mama ko, sa mga kapatid ko, and then sa Tagum City, sa Davao po. Ah, yes. May mga kamag-anak din po. Na, Pilipinas. No, Pilipinas na. Sa patilis na family, maraming salamat. Salamat, yeah. Of course. Salamat ng maraming. At for sharing your music with us, maraming salamat. At sa mga televiewers natin, at syempre sa mga nakinig sa atin, maraming salamat. Supportan natin yung ganitong panibagong grupo, panibagong venture nila sa music industry. Eh, tulungan naman natin at supportahan. Fab Force, mga salamat. Salamat ng maraming sa inyo. At babalik po ang Letters and Music. Huwag po kayong aalis. Letters and Music, the story. Dumarami ang mga batang sakot sa...